Hello mga ka-DJ, please like and subscribe my official YouTube channel, DJ Kevs TV. At syempre po, huwag niyo pong kalimutan na i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga bago nating video. Maraming salamat po mga ka-DJ and God bless you. Hello mga ka-DJ, so welcome back to DJ Kevs TV. So panibagong araw at panibagong tips ang tutorial naman po mga ka-DJ ang ibabahagi ko sa inyo. So ngayon mga ka-DJ, ang tips, ang tutorial po na ibabahagi ko sa inyo ay How to create playlist in library by using Virtual DJ 2020 and Virtual DJ 2021 Pro Infinity. Here is the DJ. Ngayon mga ka-DJ, no, bilang isang DJ, lalong-lalo na po sa mga new beginners, no, nating mga DJ dyan, napakahalaga po talaga na dapat po ay naka-playlist po yung inyong mga music or nakasiparate. For example po mga ka-DJ, dapat po nakasiparate po yung bounce, nakasiparate po yung bootleg, nakasiparate po yung cha-cha, nakasiparate po yung 80s, 90s, etc. Kasi po mga ka-DJ, no, para once po na pumasok kayo sa isang sayawan o sa isang gig, hindi na pa kayo mga ka-DJ mahirapan, no, na hanapin yung mga 80s nyo. Kasi mga ka-DJ, once kasi po na sa isang folder ay naka-intact lahat, halo-halo na o labo-labo na yung mga techno, cha-cha, 80s, 90s ay pinagsama nyo sa isang folder. Ngayon mga ka-DJ, maguguluhan talaga kayo mga ka-DJ once na sumaba kayo sa isang sayawan. Kasi unang-unang mga ka-DJ, hindi po kasi nakasiparate yung inyong mga music. Kaya may tendency po talaga mga ka-DJ na mahirapan kayo hanapin yung mga gusto nyong ipatugtog. For example is bounce, diba? Or techno, bounce, cha-cha. Kaya ngayon mga ka-DJ, itong tips and tutorial na ibabahay ko sa inyo. Sana po mga ka-DJ makatulong po ito sa inyo. Lalong-lalo na po sa ating mga new beginners dyan. Here is the DJ. So ngayon mga ka-DJ, bago po tayo mag-start, no? Sana po mga ka-DJ, huwag niyo sanang kalimutan na mag-like and subscribe sa aking YouTube channel bago po kayo umalis. Okay, so maraming salamat po mga ka-DJ. At ngayon mga ka-DJ, no, mag-start po tayo pagkatapos po ng aking intro. Let's go! So ngayon mga ka-DJ, no, once po nabuksan nyo na po ang inyong computer, okay? Punta kayo mga ka-DJ sa baba, click nyo po yung library. Yan. Ngayon mga ka-DJ, kayo na pong bahala kung saan nyo ba gusto na i-save si ang inyong mga playlist, kung sa desktop ba or dito sa mga folder ng mga music, okay? Ako kasi mga ka-DJ, yung mga playlist ko ay sinisave ko siya mga ka-DJ sa local D. Sapagkat po mga ka-DJ, for example po na i-reformat ko po yung laptop ko, hindi ko na siya kailangan i-backup. Kasi po, nasa local din naman yung mga files ko. Kasi once kasi po mga ka-DJ na nire-reformat ko po itong aking laptop, ang ginagawa ko po, yung local C lang po yung nire-reformat ko. Hindi ko na diadamay yung local D. Kasi sa local C kasi, nakasaad yung mga programs. Okay? So ngayon mga ka-DJ, for example po, no, sa local D natin siya i-save. Okay? Click natin yung local D. Okay? Next, right click, new, okay, folder. So ngayon mga ka-DJ, no, sa file name, kayo naman mga ka-DJ bahala kung anong gusto nyong i-file name. Okay? Para sa akin mga ka-DJ, ito yung file name ko. DJ Kevs Playlist. Okay, then, okay, open natin mga ka-DJ. Okay. Diyan mga ka-DJ sa loob, diyan na po kayo mga ka-DJ mag-create ng mga playlist. For example mga ka-DJ, right click, new folder. Okay. Make sure mga ka-DJ, lagyan nyo po ng numbers para po sa virtual DJ, no, sunod-sunod po siya. Sunod-sunod siya. At hindi kayo malito. Okay. Number one. Okay. For example, mga ka-DJ is bounce. Siyempre mga ka-DJ, sa bounce po, ang inyong dyang isalpak na mga music is yung mga bounce talaga na mga music nyo. Okay. Next. Right click. New. Folder. Number two. For example, mga ka-DJ ay house mix. Yan. Siyempre mga ka-DJ, yung isasalpak nyo sa folder ng house mix is yung talagang pang house mix talaga ng mga music. Okay? Okay, number 3. Right click, new folder. For example, hip-hop or R&B. Hip-hop. Or R&B. Yan. Siyempre mga ka-DJ,
yung ilalagay nyo dyan sa folder na yan is syempre yung mga hip-hop din ng mga ka-DJ ng mga music. Diba? Next, number 4. Number 4. Okay. Bumtek. Okay. Syempre mga ka-DJ, yung mga bumtek po yung isisave nyo dito. Yung mga techno music. Okay, number 5. Okay, malakas ang ulan. Number 5 is, for example, cha-cha. Yan. Siyempre, yung mga cha-cha nyo mga ka-DJ, yung isalpak nyo dyan. Number 6. Number 6. 80s, 90s. Yan. 80s, 90s. Yan. Siyempre mga ka-DJ, ang ilalagay nyo dyan sa 80s, 90s, siyempre yung mga 80s talaga ng mga music. Okay. So ngayon mga ka-DJ, napakahalaga po talaga sa mga new beginners, lalo na po na sa bilang isang DJ na dapat talaga is naka-playlist po yung inyong mga music para po sa during po nasa sayawan o sa gig, hindi na po kayo mahirapan kung saan nyo hanapin yung inyong mga 80s, di ba? Kasi once talaga po mga ka-DJ na sa isang folder ay naka-intact lahat ng mga music nyo o halo-halo, wala, mahirapan talaga yung mga ka-DJ. Okay, for example mga ka-DJ, no, tapos na po kayo na mag-create ng playlist. Okay, punta na tayo mga ka-DJ sa virtual DJ. Yan. Okay. So ngayon mga ka-DJ, di ba kanina mga ka-DJ, no, sa local din natin siya na-save. Siyempre po mga ka-DJ, kung saan nyo na-save yung inyong mga inyong music, yun din po mga ka-DJ yung inyong hahanapin kay virtual DJ. Okay. Ngayon mga ka-DJ, click nyo po yung local music. Click. Then, click nyo mga ka-DJ yung hard drives. Yan. Yung hard drives mga ka-DJ, no, di ba sa local din natin siya kanina na-save. Siyempre po, i-click natin si local D. Yan. Hanapin natin yung DJ Caves playlist kanina. At ito yun mga ka-DJ. Click natin. Yan. Kung makikita nyo mga ka-DJ, sunod-sunod siya. Kaya make sure lang mga ka-DJ, no, once na maglagay kayo ng playlist, dapat po mga ka-DJ ay meron siyang number. Para sa virtual DJ mga ka-DJ ay sunod-sunod po siya. Yan. Yan mga ka-DJ, bounce. Pag-click nyo yan mga ka-DJ ng bounce, syempre lalabas siya dito sa area na to yung mga bounce ng music. Pag na-click nyo sa house mix, yun din mga ka-DJ, lalabas din dito. Hip-hop, yun din mga ka-DJ. Bumcake, ganun din mga ka-DJ. Lalabas din po yan. Yan, yan. So, ngayon mga ka-DJ, no, for example, no, may gusto pa kayong idagdag sa bounce. For example, mga ka-DJ, no, na meron kayong mga bagong bili, no, bagong bili ng mga bounce music. Okay? Siyempre, mga ka-DJ, punta ulit kayo sa this PC. No, this PC, okay? Okay? DJ playlist, okay? Ngayon mga ka-DJ, meron kayong may bagong bili na bounce, di ba? Eh, para gusto nyo eh, para makita ka agad, siyempre, open nyo muna mga ka-DJ yung bounce. Then, siyempre mga ka-DJ, no? Lakas ng ulo. Siyempre mga ka-DJ, right click po kayo. Yan. New. Then, i-rename nyo mga ka-DJ is a new bounce. Okay, new bounce. So, dyan na po nyo mga ka-DJ, i-save yung inyong mga bagong bounce. For example lang. For example mga ka-DJ, no? Ito. New Bounce 2021. Yan. Kung gusto niya kagad, kung gusto niya mga ka-DJ, agad-agad din siya makita. Okay. Ngayon mga ka-DJ, no, ganun din mga ka-DJ, no, once na meron kayong house mix na bago, ganun din mga ka-DJ yung gawin nyo. Mag-create din kayo mga ka-DJ ng folder dito sa loob niya. At ganun din mga ka-DJ sa hip-hop, kung may bago kayong hip-hop, na gusto niyo agad-agad ay makita nyo kagad sa virtual DJ. Okay. Open nyo lang yung mga ka-DJ at mag-create kayo ng new folder. So ngayon mga ka-DJ, punta ulit tayo sa virtual DJ. Titingnan natin kung binasa ba ni virtual DJ yung ating na-create na folder kanina. Okay. Virtual DJ. Okay. Kunting refresh lang mga ka-DJ. No, click muna natin itong sa DJ Caves playlist. Click muna natin yan. Yan. Tapos click ulit. Okay. Bounce. Yan. Ito yan mga ka-DJ. Lumabas na siya. New Bounce 2021. Yan. So, ganun na ganun lang mga ka-DJ, no? Sana po mga ka-DJ ay nakatulong po ito sa inyo, lalo-lalo na po sa mga new beginners. At dapat talaga mga ka-DJ, once na-DJ ka, dapat nakasiparate talaga yung mga music mo. Para pagdating ng gig o ng sasayawan, hindi ka na mahirapan. So, ngayon mga ka-DJ, maraming salamat po sa pagsama nyo ulit sa akin. Thank you! So ngayon mga ka-DJ, hanggang dito na lang po yung ating tips and tutorial. No, sana po mga ka-DJ, nakatulong po ito sa inyo kahit papano. Lalong-lalo na po dun sa ating mga new beginners na mga DJ dyan or sa mga new beginners sa paggamit po ng virtual DJ application. Okay? So,
Ngayon mga ka-DJ, sana po huwag nyo sanang kalimutan na mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Ingat po kayo palagi mga ka-DJ and God bless you. Here is the DJ.